Adoramus Domine, resurrectionem tuam, laudamus Domine. The Lord be with you. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. The disciples of John approached Jesus and said, "Why do we and the Pharisees fast much, but your disciples do not fast?" Jesus answered them, "Can the wedding guests mourn as long as the bridegroom is with them? The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast." The Gospel of the Lord. Praise be Jesus and Mary. The days will come when the bridegroom is taken away from them, and then they will fast. Brothers and sisters, our gospel today is very short. No? Brief, sabi nga, maikli lang. But it is very interesting and very important. Why? Because Jesus equates or connects fasting with the wedding, no? O pagkakasal. No? Sabi nga sa isang kanta ng TBJ, "Kaisara ng ikinakasal." Di ba? How and why is it, bakit nga ba in-equate ni Lord ang fasting sa pagpapakasal? No? In first look, parabang ang layo. No? Parabang malayo, fasting, pagpapakasal, wedding. No? Kasi wala naman tayong nakitang kasal, o may nakita na ba kayong ikinakasal na malungkot, na nakapanluksa? Wala. No? Karamihan sa mga ikinakasal, nakaputi, no? Masaya, dahil nga dun sa ikakasal. Pero ang tanong, sabi nga sa Bicol, ang hapot, bakit ikinumpare ni Lord ang kasal sa pag-aayuno o pagpa-fasting? Anyway, open and close parenthesis, ang fasting po is from age 18 to 60 or 59. So, para sa mga lagpas na sa 60, exempted na kamo sa fasting. Pero dahil kamo exempted sa abstinence. Yeah, no. And abstinence starts at age 14 until, yeah, till death na yan. No. So, continue our reflection in the gospel. Alam niyo po, no, Jesus underlines, no, that fasting has one or two good reason. No. Kasi yung fasting sa mga Hudyo ay parang yun nga, pagbabalik loob, conversion, and asking God for mercy. Yan ang ibig sabihin ng fasting sa mga Hudyo. Pero kay Lord, dinagdagan niya. No? Dinagdagan ni Lord. And this is for us, especially Catholics and Christians. And what is it? No? Na ang fasting ay pagkikipag-isa at pagmamahal sa Panginoon. Kaya nga wedding, di ba? Ano bang meron sa kasal kundi yung pagmamahalan ng mag-asawa nung ikakasal. Sinasabi ni Lord, okay, fasting is good. But the first and most important reason why we fast is because we love. No? Dahil tayo nagmamahal. No? Kaya nga kita nyo, tamang-tama. We are in the first Friday of the month, which is the Sacred Heart of Jesus. Diba? And what symbolizes the heart of Jesus?
the love of Jesus for us. We do not fast para magkaroon huli ng hugis yung ating katawan, no. We fast because we love. The more we love, the more eager we fast. Kita nyo? Yun ang importante na dapat day natin makalimutan. Yung ating mga penance, ngunyan, ngayong araw na ito ng Biyernes, unang Biyernes ng Lent, ay nakakabit sa ating pagmamahal kay Kagurangnan, kay Lord. No? Kaya nga, no? Hindi dapat tayo malungkot, no? On the contrary, dapat tayo magsaya. Sabi nga, panahon na para magsaya. Magit mo na ang problema, no? It seems contradictory, di ba? Kasi sasabi ng iba, oh, kailangan magbabak, ano, pag nagpipinitensya ka, kailangan nakakunot yung noo mo. Kailangan, sabi nga, nakasimangot ka na lang palagi. No, hindi. No. When we fast, di ba sabi ni Lord, kung nakikinig kayo nung Ash Wednesday, ano sabi dun sa gospel? No? When you fast, maligo ka. No? Maging ano ka? Para hindi malaman ng iba na ikaw ay nagpa-fasting. No? And why? Because penances, abstinence, fasting, no? Should be done with a cheerful heart. Diba sabi nga ni St. Paul, God loves a cheerful giver. No? Hindi ka nagpa-fasting, nag-abstinence, dahil napipilitan ka lang. Oops, marami kong alam na ganyan. No? Nagpa-fasting, abstinence, kasi obliged ka lang na mag-fast, abstinence. No. And this is very important. And even the church is telling us, we do not fast and abstinence just because it is imposed on us. And for the record, the church never imposed us. It is given to us to show us, no, that we should show God our love for Him and that we have offended Him. No? Sabi ko nga nung Ash Wednesday, no? Di ba pag may mahal ka at nagkagalit kayo, at kapag ka, no, nagkabati na kayo, di ba? Para sa isang nagmamahal, hindi sufficient yung, sige, bati na tayo. Ha? Mostly sa mga nagmamahal, no, like my parents. No? Pagkatapos nilang magbati, ano, bibili yung isa ng regalo or something na favorito nung asawa. Sasabihin, oh, ito na honey, ha? Bati na tayo. Di ba? Because that's how we love. We do not only say, I love you, I forgive you. We tend to show our repentance. So, ganun din. Our fasting and abstinence, no, is to show God we love Him because we hurt Him. No? And if there is no love in what we do in fasting and abstinence, I will tell you, it has no value. Walang halaga yung ating pag-aayuno, yung ating pagpa-fasting and abstinence, if we do not have love for God and love for our neighbors. Kaya nga connected sa fasting and abstinence, yung pag-aabuloy, pagtulong sa ating kapwa. Di nyo ba naisip yan? Because it is connected in love. And let us ask the Sacred Heart of Jesus, who beats every beat of the heart of Jesus is a beat of love for us. Let us ask Him that we do penance, we do fasting and abstinence this Lent because we love Him and because we are sorry for our sins. Praise be Jesus and Mary. Ave Maria, if you like this video, subscribe and share. Ave Maria.